Simple lang ang pamumuhay ni na Tatay Bulo. Wala silang gaanong pagmamay-ari. Pero may ilang bagay silang pinakatatago. Ano po yun? Tipay. Ah, tipay. Pwede pong makita? Oo. Ah, Rayang, kaya nga dyan di ka. Di ato na nga nisa ka. Suki to, sabay to kami to. Palitikyan na palitahan no. Ito ang kabibe ng tinatawag nilang tipay. Oyster sa Ingles. Mga lamang dagat na pinagmumulan ng mga perlas. Nakuha po ba ito ni Bulo? Oo. Nakuha siya si Bulo. Ito yung mga ginagamit niya para maging perlas, no? Oo. Ito ang hinahanap ni Tatay Bulo sa ilalim ng dagat. Ang mailap na tipay. At ang yaman nitong perlas. Kapag pinalad, pwede nilang maibenta ang perlas sa halagang 1,000-8,000 piso kada piraso. Malaking tulong para sa binubuong pondo para sa pagpapakasal ni Dasmin at para sa pamilya. Malalim muli ang sisisiri nila ngayon. Itong spot na ito na binabalik-balikan nila Tatay Bulo, pinsan daw nakakakuha sila ng mga perlas dito. Kaya lang, sa tansya namin, napakalalim ng tubig, aabot sa mga 40 meters. Sa 40 meters, hindi kaya ng skills ko yun eh, kailangan ng technical diver. Pero makikidive na rin ako para lang makita kung paano nila ginagamit yung compressor sa ilalim ng tubig. Bago lumusong, muling nagdasal si Tatay Bulo. Nasa siya may kita mga yung kanyabang kita lumuro. Kapag yung kalugod kumakad, yung baka kato. Kapag kami saan kita lumuro ito, madyakan kita kaniya, mga kita lijikirin kaniya. Dahan-dahang nagpapatangay sa agos ng tubig sa ilalim si Tatay Bulo. Dati na raw silang pinalad sa lugar na ito. Pero anumang galugad sa buhangin, wala pa rin siyang makita. Hinatak ni Tatay Bulo ang hose ng kompresor. Senyales na panahon ng umahon. Para makapagpahinga ng konti ang kanyang lolo, si Bruce Lee naman ang susubok. Na ako'y pinanad ni Mabulo, apa, takanda na ako'y alaman na pamakan kunda ko'y. Nabay ako sa nayami ako'y maiya. Mas malakas ang pangangatawan, mas nakatatagal daw siya sa ilalim ng tubig. Pangalaman niya kinatawan ko.
Mbal di sabi ako na kakakadlamatuan bang to din katigad amatay makambalay at ulisa ha. Nalgido siya ang tayo kinayo na itiya na tunda kang panagda. Ano sa kanak ng puno pa tun makatid bilay ako sa ipusulaw. Itinodo ni Bruce Lee ang paghahanap. Nagpas 30 minuto siyang sumisip. Pero hindi ito may dadaan sa pilit. Bigo rin si Bruce Lee. After a while, hindi ko na siya masundan dahil masyado nang malalim yung dinadive niya. Ang makikita mo na lang yung dilaw na hose na ginagamit niya for compressor diving. Kasama namin ng diver na si Carlo habang sinusunda ng paglaot ni na Tatay Bulo. Maging siya, nagulat sa kapasidad nila. Di raw biro ang epekto sa tao ng paulit-ulit na pagsisid sa ganoon kalalim na tubig. Kapag nasa ilalim ka ng ganung karaming tubig, ano yung nagiging effect dun sa katawan mo? As you go down, water above you and sa surrounding mo, it pushes your body, it squeezes you. The deeper you go, more pressure. Ano ang danger ng pagdadive ng ganun kalalim? One of the dangers is decompression sickness. Mm-hmm. Yung nitrogen is not being metabolized by the body. Mm-hmm. Kaya it needs to come out as you ascend from the bottom. Mm-hmm. So in order to do that, you need to exhale. Mm-hmm. And then you need to give your body time para lumabas yung nitrogen. Ano yung mga napansin ninyo na mga tawagin na nating red flags usually? Yes. One is they go down very deep. Next is they stay down there for too long. And then lastly, they go up very, very fast. Ang kanilang boat crew, yung humahawak ng hose, ang bilis ng hatak niya sa hose. It's like a soda bottle. Okay, may pressure dun sa loob. There's gas. When you open it, biglang nagkakaroon ng change of pressure. Nagkakaroon ng bubbles. So parang ganun din yun sa ating mga katawan. Alam ni na Tatay Bulo ang peligro sa kanilang katawan ng pagsisid. Ataas na kita. Naka na naman tarim baranta makaaniwan si mapugat. Naalta na naman ko'y baliwa ka. Aring imbaran ko'y masin na naman ko'y sabang ani apat lima ko'y patuwa ako'y. Iba'y sa tananam ko hap, nilatigo lang ko mariyo'y. Ano yung mga nararamdaman usually ng mga divers na senyales na nagkakaroon sila ng decompression? It's a very nice question. Mild symptoms would be skin rashes sa chest, sa likod. Pains sa ating mga joints, shoulders. Yung bata, si Bruce Lee, nung umahon siya, nakita ko siya, minamasahin niya yung likod niya. Yun, I think, masakit yung likod niya. That's because of the fast ascent. Severe symptoms naman is paralysis, loss of consciousness, and even death right away.